Yo, magandang araw mga pare ko. So, matagal-tagal din ang ating nakaraang video. So, ngayon is bagong tutorial na naman yung ating gagawin dito. So, yung ating gagawin mga pare ko, hindi naman ito masyadong mabigat na trabaho kasi ito ay kasama lamang sa ating mga scheduled maintenance system. So, yung gagawin natin ngayon mga pare ko is magpapalitan tayo at maglilinis ng ating mga lube oil filters na ating ginagamit sa pagsala ng ating mga langis dito sa ating mga makina. At sa videong ito mga pare ko is mag-focus lamang tayo hindi dito sa duplex filter na ito, kundi maglilinis tayo ngayon ng ating tinatawag na centrifugal lube oil filter. So dito yan mga pare ko, makikita natin yan sa ating mga makina, lalo pa kapag makapagka makina ng balko yung ating pinag-uusapan or malalaking makina kung saan mayroong ganitong uri ng filter, yung ating centrifugal lube oil filter o classification siya sa centrifugal filters. So sa pagbabaklas at pagkakalas ito mga pare ko, siguraduhin natin na nakapagpahinga na yung ating makina dito upang yung ating mga langis na galing sa itaas ng bahagi ng ating makina ay na-drain na pababa or pabalik na sa ating crankcase. So ibig sabihin, pagkakabukas natin ng ating centrifugal filters is wala nang namang langis na tutulo or tatagas pa or mababawasan. Siyempre, unang-una, babaklasin natin yung tornilyo sa itaas ng bahagi mga pare ko upang mabuksan natin yung pinakatakip ng ating centrifugal filter. So, napakadali lang ito mga pare ko, isang madaling gawain lang sa ating mga scheduled maintenance system. So, yun dito mga pare ko, tatanggalin natin ito dahil nga oras na para linisan siya sa kanyang running hours. So, mayroon tayong binabasing running hours sa pagbabaklas nito mga pare ko. Ngunit sa akin, hindi ko na pinapaabot sa kanyang totally running hours at bago pa man umabot sa kanyang running hours is binabaklas na namin ito at nililinisan siya upang masigurado natin mga parekoy na malinis natin yung filter na ito para sa magandang daloy ng ating langis sa circulation sa loob ng ating makina. So sa pagkakalas nito mga parekoy, expected pa rin hindi lahat ng langis yung bumalik sa ating crankcase dahil nga mayroon itong parang bowl sa ilalim ng ating filter. So mayroon talagang maiiwang langis at yan ay tatagas mga pare ko sa pagbabaklas ng ating filter na ito. So hindi naman sa ganong karamihan mga pare ko. So syempre sasama natin yan sa pagkakalas dahil nga madumi na rin yung uri ng langis na nasa loob ng ating centrifugal filter. So eto na mga pare ko, baklas na. So gagawin natin ngayon is maglilinis na tayo at i-overhaul natin ito mga pare ko, siguradong walang matitirang sludge sa loob ng ating mga centrifugal filters. So dito mga pare ko, mapapansin nyo na baklas na natin yung bowl dito, mapapansin nyo nga or makikita nyo na kaagad bubungad sa inyo yung ating mga sludge na naiiwan sa loob ng ating centrifugal filter. So ayan mga pare ko, kung mapapansin nyo parang goma na yan na nasunog at nanikit sa loob ng ating filter. So yan yung sinasabi natin sludge mga pare ko, yan yung mga nasusunog na langis. At syempre yan na rin kasama mga pare ko yung metal scratches na nakalusot sa ating duplex filter, papasok yan dito mga pare ko at dyan na nga tuluyang masala yung ating mga dumi sa loob ng ating langis. So ayan mga pare ko, pag-aabot ng matagal na maintenance, matagal na planned maintenance system or yung scheduled maintenance system natin is lalong kakapal yan at mahirap ng makalusot yung ating mga langis. Resulta mga pare ko is bababa yung pressure ng ating lube oil pressure at mahirapang mag-circulate yung ating langis dahil dito. Sa paglilinis nito mga pare ko, hindi mo na kailangan masyadong gamitan ng lakas dahil nga lang pag ginamitan mo ito ng dalangis or diesel oil is kusa nang babaklas dito or matatanggal na yung mga sludge na kumakabit dito sa ating bowl ng ating filter. So ayan mga pare ko, yung diskarte dito is babasain mo lang ng diesel oil at kukutkulin mo yan hanggang sa matanggal at may balik mo yung kanyang kulay na pundido ang kanyang kulay mga pare ko. So mapapansin nyo mamaya mawawala lahat ng ating mga dumi sa loob ng ating filters. At ayan, tapos na nga nating baklasin or linisin mga pare ko yung ating mga centrifugal oil filter. So ngayon is ibabalik na natin siya sa kanyang posisyon para ibabalik na natin sa ating makina mga pare ko at i-testing natin kung tunay nga bang aakyat yung ating mga lube oil pressure kapag malinis nito at dire-diretso ang takbo ng ating lube oil sa ating system. So kapag magbabara ito mga pare ko, magkakaroon ng clogging, so maapektuhan dito yung pressure ng ating lube oil. So kapag mahina yung pressure natin mga pare ko, ibig sabihin walang lakas yung pressure sa kanyang circulation, so mahirapang mag-circulate yung langis dito at
posible pang iinit yung ating mga makina, mga parekoy, at yung ating mga metal movement sa loob ng ating makina is posibleng kumapit yan dahil nga wala ng circulation sa loob. So sa pagbabalik nito mga parekoy, laging tatandaan meron tayong mga markings na tinitingnan dyan, may mga sign mga parekoy upang maikabit or maibalik ng maayos lahat ng bahagi ng ating filter na ito. So katulad yan mga parekoy, sa itaas na bahagi meron tayong guide or parang dawil yan kung saan makita natin mga parekoy na para maibalik siya sa kanyang tamang posisyon. So ganito lang kasimple at kadali yung ating gagawin mga parekoy sa paglilinis ng ating mga centrifugal type filters. So dito sa ating makina parang nagsisilbi itong purifier mga parekoy dahil nga nasasala na dito yung lahat ng mga metal scratches, sludge ng ating langis na nakalusot nga sa ating mga duplex filter. So syempre dahil tapos ng linisan yung ating filter mga parekoy, is ibabalik na natin siya sa kanyang posisyon. So ayan, mapapansin yung mga parekoy na pwedeng ikutin yung ating filter na ito kahit pa hinigpitan na natin dito yung kanyang lock washer at saka yung ating lock nut. So ayan mga parekoy, ibabalik natin at ihihigpitan natin mga parekoy yung ating lock nut dito at itesting natin paikutin kung ito nga ba ay iikot. So dahil sa mataas na pressure na dumadaan dito mga parekoy, is kusang iikot yung ating filter dito dahil natin sa ating tinatawag na centrifugal force. So ayan mga parekoy, papasok na natin dito yung ating lock nut at ihigpitan natin at saka papaikutin natin mga parekoy yung ating filter dito para makita natin na gagalaw nga yung ating filter mga parekoy kahit pa nagpitan na natin ng maayos yung ating lock nut. So ganyan ang working principle nito mga parekoy sa loob ng ating filter na ito. Sa paghihigpit naman, siguraduhin hand tight lang or tamang-tama lang yung pagkakahigpit dito para naman sa susunod na baklas is hindi naman siya masyadong mabigat. So ayan mga parekoy, mapapansin nyo na tamang higpit lang is naiikot pa rin dito yung ating centrifugal lube oil filter. So since tapos na nating ikabit mga parekoy, ibabalik na natin yung ating o-ring na nagsisilbing gasket ng ating takip ng ating filter. So ibabalik na natin yan mga parekoy. At sisiguraduhin natin na sa ating pagbabalik is tamang-tamang nakaupo dito yung ating cover at yung ating gasket or yung ating o-ring naman is titingnan din natin kung hindi siya kumalas sa kanyang posisyon para sa ating paghigpit is totally balanced siya at hindi maputol yung ating o-ring. So kadalasan kapag tumaliwas dito yung ating o-ring, so pagkakahigpit natin is mapuputol yan dahil maiipit yan mga parekoy sa matulis na bagay sa gilid. So dapat sa pagbabalik is ipuesto muna yung o-ring at saka babalik yung cover at ihigpitan na natin dito mga parekoy yung tornilyo para masilyado na natin yung ating oil tight seal na hand tight lang yung pagkakaikot natin mga parekoy para hindi masira dito yung ating mga o-rings. Siyempre, gaya ng sinasabi ko kanina, pagkatapos natin itong higpitan is itesting natin panda rin yung ating mga makina para makita natin kung talaga bang tumaas yung ating lube oil pressure. So, kanina, hindi ko na video mga parekoy bago pa natin nilinisan ito, yung lahat ng filter is yung pressure natin sa kanyang idle speed or sa kanyang minor is naglalaro lang sa mga 250 ang kanyang pressure. So, ngayon, titingnan natin, papanda rin natin yung ating makina. Bago natin panda rin, mumbahin muna natin yung ating primer para magkaroon ng primary circulation ng langis sa loob ng ating makina. So ayan mga parekoy, makikita nyo yung ating monitor, titestin natin yung ating air starting system, tutulak natin para mapaikot yung ating starter. So ayan, napaka-under na, umakat mo yung ating RPM, mapapansin nyo alalay ang pag-angat ng ating lube oil pressure dito. So ayan, patuloy na umaangat yung ating lube oil pressure, yung sa pangalawang guhit na yan. So titingnan natin mga parekoy pagkatapos kung mag-i-steady yung pressure natin kapag naka-idle speed yung ating makina. So syempre pag bagong linis yung ating mga filter, magkakaroon tayo ng bleeding mga parekoy, i-bleed out natin yung hangin na natitira sa itaas na bahagi ng ating mga filters. So ayan, mapapansin nyo kanina bagong linis. So ayan, titingnan natin sa ilalim kung walang mga tagas sa ating o-ring. So ayan, perfecto yung pagkakagawa natin, walang tagas na nangyari dito. So ngayon, titesting natin na iridondo yung ating makina. Siyempre pagtataas yung ating RPM is tataas din yung pressure ng ating lube oil pressure. So ayan mga parekoy, iridondo natin. So yung RPM 550, so aangat yung RPM natin mga parekoy, aangat din pababa sa ibaba, directly proportional yung ating lube oil pressure. So ganun kataas yung ating lube oil pressure mga parekoy
kapag malinis ng ayos yung ating mga filters. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa ating munting tutorial dito sa pagbabaklas at pagbabalik ng ating mga centrifugal lube oil filters. So kung meron kayong mga karagdagang kaalaman mga parekoy, huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section at mag-comment rin kayo kung ano pang mga bagay na dapat nating pag-usapan sa ating mga susunod na video. And as always, as peace!